Kung gera ang pag-uusapan, hindi mawawala sa usapin ang pondo o pera dahil lamang ang isang bansa kung siya ay maraming pera. Eka nga ng marami, war is business. Dahil kung may pera ang isang bansa at nahaharap sa isang digmaan, madali itong makabili ng mga missiles, rockets, drones, sasakyang panghimpapawid. At kung ano pa, of course, gasolina for transportation at higit sa lahat, pagkain. Pag-gera ang pag-uusapan, madali nating maiisip, lagi lamang putukan, baril, sasakyan, missiles, rockets, drones, nuclear weapons. Pero minsan, nakakaligtaan natin na ang mga taong ito ay kailangan ding kumain. Sino ang naghahanda ng pagkain ng mga soldiers? Sino ang nagluluto? Sino ang nagtutustos? Lahat ng ito ay mangangailangan ng pera. Talking about pera, mga kaibigan, sa kasagsagan ng gera sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Kahapon lamang, Lunes, October 21, 2024, ibinalita ng The Times of Israel na ang Israel Defense Forces ay nakasamsam ng isang napakalaking halagang pera at ito ay pag-aari ng Hezbollah. Ito ang kanilang ginagamit na pangtustos sa kanilang pangangailangan at marahil maitanong mo kung saan nila ito natagpuan. Ito ay natagpuan ng IDF sa ilalim ng hospital na nasa Southern Beirut. Nilalaman ito ang $500 million at mga gold. Napakalaking halaga nito, mga kaibigan. Can you imagine? $500 million at meron pang mga ginto. Sana all merong ganito. Kung ating papansinin ng mabuti, talagang napakahirap na ng sitwasyon ng Hezbollah dahil iniwan na lang nila ang isang napakahalagang bagay. Ito ay ang pera at gold. Kumbaga, iniligtas na nila ang kanilang sarili kesa sa gold at dollars. Dahil kung easy-easy lang ang sitwasyon, sa dami ng bagay na pwedeng iiwan, ang pera pa talaga at gold. Ako nga, kung ako ang nalalagay sa kanilang sitwasyon, halimbawa lang naman nasusunog ang aming bahay at meron akong pagkakataon na pwedeng dalhin, of course ang dadalhin ko talaga, pera at gold. Iiwanan ko na ang refrigerator, TV at iba pa dahil sa pera ay makapagpapatayo pa ako uli ng bahay at makakabili ng gamit. Pero hindi ko na madala dahil nga sa sitwasyon ay talagang napakahirap na. Marahil ganito ang nangyari sa Hezbollah. Nang mapansin nila na palapit na ang IDF sa kanilang lugar, ay basta na lang iiwan ang napakalaking halaga na ito. Ayon sa report ng CNN, mula nang magsagawa ng ground operation ng Israel sa Lebanon, umabot na sa 3,200 ang mga terror targets na kanilang naisagawa. Ayon mismo sa IDF na sinabi naman ng CNN na sa loob ng 24 oras na operation ng Israel, nasa mga 300 ang kanilang mga natutumba. Talagang pinaigting ng Israel ang kanilang operation sa Lebanon. Seryoso raw sila na maubos ang Hezbollah hanggang sa kanilang mapauwi na ang mga 60,000 na mga Israelita mula northern part of Israel at ngayon ay nasa mga evacuation center. Nagsalita naman ang spokesperson ng IDF na si Daniel Hagari. Ayon sa kanya, tinarget daw nila ang financial strongholds ng Hezbollah. Hindi naman nilinaw ni Daniel Hagari na ang pera na kanilang tinutukoy ay kung nasira ba ito ng kanilang airstrike o nananatili ba itong intact at pwede pang gamitin. Dagdag pa ni Daniel Hagari, meron pang isang vault na natagpuan rin sa ilalim mismo ng hospital na nasa capital ng Beirut at ngayon hindi pa ito binubuksan. Hinihinala ng IDF na ito ay naglalaman din ng maraming pera at gold. Pero marami ang natuwa sa mga binanggit ni Daniel Hagari tungkol sa isang separate bunker na kung ito ay puno ng gold at pera, maaari daw itong gamitin sa pag-rebuild sa State of Lebanon. Nanawagan na si Daniel Hagari sa Lebanese authorities at sa international organization na pigilan raw ang Hezbollah sa paggagamit ng pera para sa terror attack nito sa Israel. Nagbigay din ng mensahe si Daniel Hagari sa mga civilian sa Lebanon. Ayon sa kanya, ang kanilang kalaban ay hindi raw Lebanese people kundi mga Hezbollah lamang. Dagdag pa ng IDF na maliban sa mga vault na natagpuan sa mga bunkers na ito na puno ng mga pera, marami pa silang mga tinarget na mga lugar
nasa mga 20 at ito ay pag-aari ng Alkards Al-Hassan na kung saan ito rin ay financial firm ng Hezbollah. Marami ang mga naniniwala na sa pagkasamsam ng mga pera ng Hezbollah, lalong hihina ang grupong ito. Maliban sa wala na ang maraming mga leaders nito, kasama na si Hassan Nasrallah, at maging ang humahawak ng kanilang financial ay napaslang na rin, at higit sa lahat, nakuha na ang maraming pera ng Hezbollah. Paano pa ngayon gagalaw ang Hezbollah kung wala silang pangtustos? At hindi raw ito ang katapusan ng gera sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Ito ay pasimula pa lang ng katapusan. Dagdag pa ng IDF na sa loob ng 24 oras, nasa mga 300 targets na pag-aari ng Hezbollah ang sinasalakay ng Israel. Malaking bagay raw ito upang makalaya ang mga Lebanese people mula sa kamay ng Hezbollah. Ganun pa man, may babala pa rin ang IDF sa mga Lebanese people na huwag daw silang maglalapit sa mga lugar na kung saan naruroon ang Hezbollah dahil tatargetin daw nila ito. Huwag daw sana silang madamay. Baka raw marinig ng Lebanese people ang balita na maraming pera ang Hezbollah na nasa ilalim ng hospital na nasa Beirut ay magdagsaan ang mga tao doon. Ayon kay Daniel Hagari, patuloy pa raw nila na minomonitor ang area na ito. Samantala, nilinaw ni Daniel Hagari na bago sila magsagawa ng airstrike sa Dahiye sa Beirut ay binalaan na raw nila ang mga Lebanese civilian na mag-evacuate. At matapos silang magsagawa ng pagbabala, ay inatake nila ang lugar na ito. At ayon mismo sa report ng Lebanese media, ang Israel ay nagsagawa ng 13 airstrike sa lugar na kung saan nagbabala ang IDF na mag-evacuate ang mga tao. At ayon sa Lebanese Health Ministry, sa naturang airstrike ng Israel, kumitil ito ng 4 na tao at meron namang 24 ang sugatan. Pero nilinaw naman ng Lebanese Health Ministry na ang mga napaslang hindi nila ibinukod ang sibilyan o membro ba ng Hezbollah. Ang kanilang tala ay kabuuan lamang. Dagdag pa ng Health Ministry ng Lebanon na sa naturang airstrike ng Israel ay talagang napakalaki ng damage na naisagawa nito. Pero alam nyo ba mga kaibigan na sa claim ng Israel na nakasamsam sila ng $500 million at mga gold, ito ay itinanggi ng Lebanese Health Ministry. Hindi raw totoo na ito ay natagpuan sa ilalim ng hospital na nasa Beirut. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, sino ang iyong paniniwalaan? Ang IDF o ang Lebanese Health Ministry? Ipaalam ang inyong mga opinion dyan sa comment section. At malugod ko po iyang babasahin. Baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. Pasubscribe na rin ng channel na ito, ang Usapang Banal, para maging updated ka sa ating mga susunod na upload. Mag-ingat po kayo sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa Lebanon, Israel, Iran, Saudi Arabia. Mag-ingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.